Pagka-uwi nila Rigor at Mang Magno sa bahay, ay naabutan nilang abala na sa pagluluto ng hapunan si Erica. "Wow, ang bango ah, amoy bawang." Wika pa ni Rigor. Sabi naman ni Erica, "Ipinainit ko lang ang ulam natin, tapos isinangag ko ang kanin. Kumusta ang lakad nyo?" "Ayos naman, kinulam ang babae ng kanyang manliligaw." Sabi naman ni Erica, "Grabe naman yun. Ganun ba talaga dapat? Kapag hindi nakuha sa mabuting usapan ng panliligaw, kailangan idaan sa dahas?" "Wala eh, may mga ganun talagang lalaki. Yung hindi kayang tumanggap ng kabiguan. Akala siguro nila magiging masaya ang buhay nila kung idadaan nila sa dahas ang pagkamit ng mga bagay-bagay." "Siya nga pala, Ninong. Paano na yung nagpakulam? Walang parusa para sa kanya." "Meron anak. Pinadalhan ko rin yun ng palipadhangin mula doon sa ginamit ng mangkukulam na inutusan niya para maturuan siya ng leksyon. Pero hindi niya naman yun ikamamatay. Tsaka nandito na rin naman tayo. Kapag muling nagkasakit ang dalagang iyon at iyong lalaking maliligaw pa rin ang salarin, edi ipadala na natin sa kabilang buhay ang lalaking iyon mismo." "Opo, tama yun, Ninong. Tama na iyong mabigyan siya ng isang pagkakataon para matuto. Kapag hindi pa umayos ay iligpit na talaga." Matapos maghanda ni Erica ng mga pagkain, ay agad na rin nagsikain ang tatlo. Matapos makakain ay nagpaalam si Mang Magno na aalis muna at mag-iikot-ikot siya sa lugar gamit ang motor nila Ricky. Sinabi nito na huwag na siyang hintayin dahil baka madaling araw na siya umuwi. May dala rin naman siyang susi kaya kung sakaling mapaaga ang uwi niya ay hindi na siya mang-iistorbo para magpabukas ng pinto. Pasado alas 9 ay naroon lang sina Rigor at Erica magkayakap sa terrace sa itaas habang nakatingin sa kalmadong dagat nang magsalita si Erica. "Rigor, yung tungkol sa napag-usapan natin dati tungkol sa atin, di ba sabi mo gagawin natin kapag nandito na tayo? Sa tingin ko, ito na yung tamang pagkakataon natin, lalo at wala si Ninong. Bukas pa raw ang uwi niya, di ba?" Napatingin naman si Rigor sa mukha ng kanyang kasintahan. "Sigurado ka? Handa ka na sa bagay na iyon?" "Oo naman. Sige ka, kapag pinatagal mo pa, baka bigla na lang akong mawala dito." Wala nangang nagawa si Rigor, kundi tuparin ang matagal niya nang ipinangako sa dalaga. Pinagsaluhan na nga nila sa buong magdamag ang kanilang wagas na pagmamahalan. Si Mang Magno naman ay naroon sa bayan sa loob ng isang silid kasama ang dalagang kanyang naging kasintahan, walang iba kundi si Melanie. Kinabukasan, pagka-uwi ni Mang Magno, ay kasama na nito ang dalagang si Melanie upang ipakilala sa kanyang anak-anakan na si Rigor. Dumaan na rin muna sila sa palengke para may mga lulutuin na pagka-uwi. "Mga anak, ito nga pala si Melanie, kasintahan ko." Wika pa ni Mang Magno. "Magandang araw, Ate Melanie." "Magandang araw din naman sa inyong dalawa." Sagot naman ni Melanie kina Rigor at Erica. Tapos nagtulong na sa paghahanda ng mga lulutuin ang dalawang dalaga. Tapos si Mang Magno naman at Rigor ay naghahakot na ng mga gamit papunta sa cottage sa tabing dagat dahil magpipiknik sila sa araw na iyon. Nag-enjoy silang lahat sa paliligo, pagkikwentuhan at pagiinuman sa maghapong iyon. Sinabi naman ni Mang Magno na doon na rin muna mananatili ng ilang araw si Melanie sa bahay niya. Tapos pagkalipas ng isang linggo ay tutulak na sila ni Rigor papunta ng Santa Barbara upang gawin ang huling pinakamalaking misyon. Sinabi ni Erica na gusto niyang sumama dahil baka kailanganin ng mga ito ang tulong niya. Pero sinabi ni Rigor na mas makakapag-focus sila pareho ni Mang Magno sa misyon kung alam nilang nasa ligtas na kalagayan si Erica. Sinabi na rin ni Mang Magno na doon na muna mananatili ng ilang araw si Melanie sa bahay niya
para may kasama si Erica kapag nagpunta na sila ng Santa Barbara. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Erica dahil hindi naman pala siya maiiwang mag-isa sa San Jose. Ilang araw pa ang lumipas ng kanilang masayang pagsasama-sama sa iisang bahay hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-alis ni Lamang Magno at Rigor papunta sa Santa Barbara. Pasado alas 9 ay bumiyahin na ang magninong papunta roon. Nakarating sila doon ng pasado alas 11 ng umaga, kaya nagpasya na muna silang kumain sa isang restaurant bago kumuha ng kwartong matutuluyan sa isang hotel. "Ninong, ang buong akala ko talaga ay liblib na lugar ang Santa Barbara. Pero hindi pala. Mas maunlad pa nga ito kaysa sa San Jose." "Abay oo naman. Malaki at maunlad na bayan ang Santa Barbara." "E bakit po napili ng mga aswang na dito manirahan o magtago?" "Alam mo anak, sa obserbasyon ko, ay nagbago na ng teknik ang mga aswang. Dati kasi sa mga liblib na lugar sila nagtatago at madalas sa mga kuweba. Pero sa paglipas ng panahon, ay parang mas gusto na nilang manirahan sa mga matataong lugar. Lalo na sa mga bayan na maraming dumarating at umaalis ng mga dayuhan. Sa ganoong sitwasyon kasi, ay hindi sila mapapansin ng mga dayo sa lugar. Marami rin ang maaring mabiktima na dayo nang walang maghahanap." "E saan natin sila hahanapin, Ninong, sa ganito kaprogresibong lugar?" "Ganito anak, magmamanman lang muna tayo mamayang gabi. Siguradong narito lang ang mga aswang nagpapakalat-kalat at nakikihalubilo sa mga dayo at mga lokal. Kapag may napansin tayo, ay saka natin sundan. Ang sabi diba, noong natanong natin na nasa isang lambak ang kuta nila, eh napakalawak ng kabundukan rito at napakaraming bahagi na may lambak. Kaya mapapagod lang tayo sa paghahanap. Mag-abang na lang tayo, saka natin susundan. Pwede naman tayong gumamit ng tagabulag para hindi tayo mapansin." "Sige Ninong, sangayon ako dyan sa plano mo. Less pagod." Noong makakuha na ng kwarto sa isang hotel, ay parehong natulog maghapon ang dalawa dahil balak nilang magpuyat sa kinagabihan upang magmanman. Kinagabihan, pasado alas 6 na iyon ng gabi nang nagising si Rigor. Nakita niyang naninigarilyo si Mang Magno sa may terasa noong kanilang unit. Tumayo na rin siya at lumapit roon. "Oh, anak, gising ka na pala. Kumusta ang tulog mo?" "Ayos naman, Ninong. Relax na relax. Dahil sakto lang din ang lamig ng aircon." "Ayos yan, anak. Dahil baka bukas pa na umaga ang susunod nating tulog." "Ayos lang po. Handa na ako sa puyatan." "Ano, anak? Gusto mo na ba maghapunan?" "Ay, hindi pa naman ako nagugutom, Ninong. Pero kung nagugutom ka na, ay ayos lang din naman na kumain na tayo." "Ako din naman, anak. Hindi pa gutom. Kaya kung hindi ka pa rin gutom, edi mamaya na tayo maghapunan, mga alas 9. Doon na mismo sa club na pagtatambayan natin. Para naman hindi maging kaduda-duda ang presensya natin doon." "Sige Ninong, sa loob na muna ako. Gusto kong manood ng pelikula eh." Wika pa na Rigor at muli nang pumasok sa loob ng kwarto. Noong sumapit ang alas 9 ng gabi, ay tumulak na nga ang dalawa patungo sa sentro kung saan may mga club, diskuhan at sari-saring mga kainan. Pumasok sila sa isang club at doon umorder ng panghapunan. "Ninong, bakit dito tayo maghahapunan? Ang dilim-dilim eh." "Ayos lang yan anak, makaka-adjust din ang mata mo sa dilim maya-maya. Talasan mo lang ang paningin mo sa paligid. Maya-maya kaunti ay aalis din tayo kapag may namataan na tayong kakaiba." Pagkarating ng mga pagkain, ay nakalimutan na ni Rigor ang mga reklamo niya. Lalo na noong makita ang masarap na sisig at sizzling pusit. Umorder na rin sila ng tigdalawang bote ng beer. Habang nanonood, sa bandang tumutugtog sa gitna, ay may napansin silang grupo. Tatlong lalaki at dalawang babae. Tila nakikihalubilo ang mga iyon sa mga kabataang naroon na sa isang lamesa. Ilang saglit pa
ay nakita nilang nagsitayo na ang tatlong kadalagahan na nauna sa lamesa. Anak, bantayan mo ang mga iyon. Sila ang susundan natin. Agad tumayo si Rigor at sinundan ang mga iyon sa labas. Si Mang Magno naman ay nagbayad muna ng bill nila. Pagkalabas ni Mang Magno, anak, nasaan na sila? Ayun ninong oh, sumakay ng FX na itim. Agad namang tumawag ng taxi si Mang Magno at sinabi sa driver na sundan iyong kulay itim na FX sa unahan. Bumiyahe sila ng mahigit 15 minuto at nakita nilang huminto ang FX sa bahaging walang kabahayan at nagsibaba na ang mga sakay noon. Binayaran na rin ni Mang Magno ang taxi at bumaba na sila ni Rigor. Ninong, mukhang tama ka talaga ng binantayan. Sila na nga yata ang mga aswang na hinahanap natin. Anong plano, Ninong? Ganito, anak. Susundan natin sila hanggang sa kanilang kuta. Paano po ang tatlong bihag? Hindi natin ililigtas. Ililigtas natin sila kung maganda ang pagkakataon. Pero kung hindi, ay pabayaan na lang muna natin. Hindi tayo pwede makipagharap na agad sa mga aswang na narito. Wala pa tayong alam sa pasikot-sikot sa kanilang kuta kung gaano sila karami at kung ano-ano ang kakayahan ng mga nasa grupo nila. Magmamanman lang muna tayo ngayon. Kung may pagkakataon na maitakas natin ang mga bihag nang hindi tayo mamamataan, ay ililigtas natin. Pero kung wala, hindi magiging collateral damage na nga ang mga iyan. Kung mga matitinong kabataan naman kasi ang mga iyan, ay dapat wala sila sa club. Kaya kasalanan din nila na maging biktima sila ng mga aswang. Anak, halika. Dumikit ka muna sa akin. Magdagabulag muna tayo para hindi nila tayo mapansin. Baka matalas ang pandaman ng mga iyan eh. Sige po, Ninong. Matapos mag-orasyon ng tagabulag, ay nagpatuloy na sila sa paglalakad na nakasunod sa grupo na bumihag sa tatlong mga dalaga. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad, ay may nakita silang pamayanan sa gitna ng isang lambak. Sa likurang bahagi noon ay mga kuweba. Anak, doon tayo pupwesto sa bandang itaas para mamataan natin ang kanilang mga ginagawa. Nagpatuloy pa sila sa pag-akyat hanggang sa itaas na bahagi. Kitang-kita nila ang ibaba. Pagkarating ng grupo ay agad nagsilabasan ang mga tagapamayanan. Tapos lumabas ang kanilang pinuno na si Claudia. Isang magandang gabi sa inyong lahat, aking mga kalahi. Maganda ang panahon ngayon. Panahon para magsaya. Tayo'y magsikain at mamayang madaling araw ay magbabawas tayo ng populasyon ng mga dayo sa sentro. Para maaari tayong manahimik dito sa bundok nang hindi kailangan mga aso sa loob ng isang buwan. Salamat sa grupong inatasa natin na manguha ng paunang pagkain natin ngayon. At may makakain tayo ng maaga. Sige na, simula na ang ritual sa mga unang bihag. Ninong, may pagkakataon tayong iligtas ang dalawang bihag dahil isa-isa ang gagawin nila. Kawawa nga lang yung unang makukuha nila. Wala nang pag-asa para maligtas. Ayos lang yun anak, kaysa wala talaga tayong mailigtas kahit isa. Nagsimula na nga maglakad ang dalawa pa ibaba. Nagsiluhod lahat ng mga aswang na naroon. Habang nasa gitna nakatali ang unang bihag na kanilang kakatayin. Pagkalapit ng dalawa sa isang kulungang kahoy ay nakita nilang may 4 na mga aswang na nakabantay. Agad iyong binato ni Mang Magno ng palibadhangin. Kaya sumikip ang lalamunan ng mga iyon at hindi na nakagalaw. Bago pa bumagsak sa lupa ay inalalayan na nila iyon para hindi maging maingay ang pagkakabagsak. Tapos iniupo nila nang medyo nakapayuko na animoy natutulog lang. Sumenya si Rigor sa dalawang babae na huwag maingay dahil itatakas niya sila. Pero nakatulala lang ang dalawang babae at walang reaksyon. Ninong, mukhang inorasyonan ang dalawang ito. Wala sa wisyo eh. Sabi niya naman, ayos lang yan para hindi rin sila mataranta. Inalalayan na ni Rigor ang dalawa na mailayo sa lugar nang biglang hindi na siya makahakbang. Tapos may nagsalita ng boses ng isang matandang babae.
At saan kayo pupunta? Sinong nagsabi sa inyo na may nakakapunta rito na nakakaalis pa ng buhay? Pagkalingon ni Mang Magno ay nakakumpas ang matanda na si Claudia paturo kay Rigor, kaya hindi ito makagalaw. Mabilis naman na kumumpas ng malakas na tigalpo si Mang Magno at nagkaroon ng malakas na shockwave ang bumato patungo sa kinaroroonan ng matanda. Nagsitalsikan ang mga aswang na naroon kasama na ang matandang si Claudia. Nakagalaw na rin si Rigor. Anak, mauna ka na! Lumayo na kayo rito! Noong makagalaw na si Rigor ay dali-dali na siyang naglakad habang hawak sa magkabilang kamay ang braso ng dalawang dalaga na iginigiya niya sa daan. Matapos magsitalsikan ng mga aswang ay halos magkakasabay lang din ang mga iyon na bumangon, kaya agad gumawa ng barikadang apoy si Mang Magno. Nagliyab ang mga talahib sa bahagi niya kaya hindi nakasunod ang mga aswang. Tapos dali-dali na siyang tumakbo papasunod kay Rigor. Noong maabutan niya ito ay nag-usal siya ng tagabulag at nag-iba sila ng daan para hindi sila madaling masundan ng mga aswang na iyon. Siguradong kakalat ang mga iyon upang mahanap sila. Makalipas ang halos dalawang oras ng paglalakad ay saka pa lang sila nakarating sa bahaging may kalsada. May dumaang tricycle at agad naman nila iyong pinara at sinabing idiretso sila sa istasyon ng pulis. Pagkarating roon ay inorasyon na ni Mang Magno ang dalawang dalaga para maibalik sa tamang wisyo. Sinabi ni Mang Magno na natagpuan nila ang dalawang dalaga na pakalat-kalat sa bundo, kaya dinala na nila doon para matulungang makauwi. Noong tanungin naman ang dalawang dalaga ay wala silang maalala. Ang huling naaalala lang daw nila ay nagpunta sila sa isang club para makipagkita sa kanilang mga ka-chatmate. Tapos may kumausap sa kanila na grupo at iyon na ang huli nilang naaalala. Habang nakikipag-usap si Mang Magno sa investigador na pulis ay naroon lang si Rigor sa may pintuan banda ng presinto. Nakita niya sa hindi kalayuan ay may isang babae at isang lalaki na palihim na nakamasid sa kanya. Pilit niyang pinapakiramdaman ang aura ng dalawang iyon, pero wala siyang masagap na negatibong enerhiya, kaya nagtataka siya kung sino at ano ang pakay ng mga iyon. Hindi masasabing simpleng mamamayan lang ang mga iyon dahil parehong nakabota ng itim at nakafitted na cargo pants. Medyo naiilang pa nga si Rigor na makipagtitigan sa babae dahil maganda ito. May pagka-design ang beauty na halos kulay gray o blue ang mga mata, naaakalaing contestant sa Miss Universe. Ang lalaki naman ay gwapo, matipuno pero hindi bulky ang katawan. Kalmado lang din iyon na nakatingin sa kanya. Tapos napatingin siya sa loob noong marinig na nagpaalam na si Mang Magno sa kausap na pulis. Tapos noong muli siyang mapalingon sa dalawang estrangherong kanyang tinitignan, ay nawala na bigla ang dalawang iyon. Saglit siyang natulala at nag-iisip kung saan na napunta ang mga iyon. Anak, umuwi na muna tayo sa hotel. Anong oras na rin naman? Sa susunod na gabi na tayo bumalik roon. Siguradong naka-alerto na lahat ng mga aswang ngayon na nakaabang sa atin. Sige po, Ninong. Maiksing sagot naman ni Rigor. Noong makalayo na sila kaunti sa presinto, ay muling nakita ni Rigor ang lalaki at babae na nakita niyang nakamasid sa kanila sa presinto. Ninong, nakita ko na ang dalawang iyan sa presinto kanina, nakamasid sa atin. Sabi naman ni Mang Magno, maganda ka anak. Pagkalapit nila sa dalawa na nakatayo sa may gilid ng daan, ay nagsalita ang lalaki. Hindi nyo lang basta natagpuan ang dalawang dalagang iyon sa bundok. Iniligtas nyo sila sa kuta ng mga aswang. Tama ba ako? Mabilis kumumpas ng tigalpo si Mang Magno upang itutok sa lalaki. Pero nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari. Dahil hawak na ng magandang dalaga si Rigor habang may nakatutok na baril sa gilid ng ulo malapit sa bato.
Sa ganong paraan ay hindi madaling masasangga ang baril. Halatang may alam sa tamang pakikipaglaban at paggamit ng baril ang dalaga. Oops! Maling galaw! Wasak ang ulo nito. Wika pa ng dalaga. Sabi naman ni Mang Magno, "Sino kayo? Padala ba kayo ni Claudia?" Sabi naman ng lalaki, "Pasensya ka na tanda, wala akong kilalang Claudia. At hindi kami padala ng mga aswang. Ako si Rafael, siya naman si Micaela. Nagmula kami sa isang secret government agency na humahanting rin sa mga aswang. Ilang beses na namin ginalugad ang kabundukan nitong Santa Barbara, pero hindi namin sila matagpuan. Mukhang protektado sila ng mahika ng kanilang pinuno, kaya hindi namin makita ang kanilang pamayanan. Pero kayong dalawa ay natagpuan nyo. Ibig sabihin, mga antingero kayo." Dahan-dahang itinaas ni Mang Magno ang kanyang kamay. "Kung ganon, hindi tayo magkaaway. Narito kami para tugisin ang isang malaking lahi ng mga aswang na lumipat dito ilang buwan na ang nakalilipas. Nanggaling sila sa Esperanza, matapos nilang mapatay ang kumpare ko, ay bigla na lang silang nawala. Hinalughog namin ang buong Esperanza, pati na ang mga kalapit na lugar, pero hindi na namin sila matagpuan. May mga nahuli kaming aswang na kabilang sa angka nila. At sinabing naritong araw ang bago nilang kuta, kaya kami naparito." Tinanguan ni Rafael si Micaela, kaya binitawan na nito si Rigor. "Pasensya ka na bata, natural lang sa amin na mabilis ang reflexes, kaya napahigpit ang yakap ko sa liig mo." Inubo-ubo naman si Rigor noong bitawan siya ng dalaga at hindi makapaniwala na sa ganoong itsura ng dalaga, napakaamo pa ng mukha nito, ay isa pala itong trained warrior o sundalo. Nagsalita naman si Mang Magno, "Ako si Magno, ito naman si Rigor, inaanak ko. Tatay niya ang kumpari ko na sinasabi kong pinatay ng mga aswang. Bago sila nawala sa Esperanza, marami silang naging biktima roon bago tuluyang umalis. Sinanay ko si Rigor sa pamamaraang espiritual upang matulungan niya akong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang." Sumagot naman si Rafael, "Sa sinasabi niyong dami ng aswang na nasa pamayan ng iyo na pinuntahan niyo at hindi niyo pa sila nalilipol, ay isa lang ang ibig sabihin noon, hindi niyo sila kaya o hindi kayo sigurado kung kakayarin niyo ng kayong dalawa lang. Tama ba ako?" Tanong pa ni Rafael. Sumagot naman si Mang Magno, "Oo, may punto ka dyan, iho. Bakit? Gusto mo kaming tulungan?" "Oo, pero kaming dalawa lang ni Micaela dahil hindi nagbibigay ng suporta ang ahensya namin. Kapag hindi nakikita ang siguradong masamang epekto ng sinasabi niyong aswang sa lugar, mahirap papatunayan iyon, lalo kung magaling maglinis ng kalat ang mga aswang at hindi rin sila basta-basta mga tao na katulad namin." Sumabat naman si Rigor, "Oo Ninong, mahihirapan talaga tayo kung tayong dalawa lang. Lalo at may mataas na antas ng pamako yung pinuno nila at napakarami din talaga nila doon." Nagsalita si Rafael, "Ito ang number ko, tawagan nyo kami bukas. O di kaya magkita tayo sa address na iyan na nakalagay dyan. Doon natin pag-usapan ang plano. Sa itsura nyo ngayon, mukhang gutom na kayo at pagod na rin. Magpahinga na muna kayo. Kita na lang tayo bukas." Tumango naman si Mang Magno at Rigor. Tapos pumara na sila ng tricycle para magpahatid sa hotel na kanilang tinutuluyan. Sina Rafael at Micaela naman ay bumalik na sa kotse na kanilang sinasakyan. Pagkarating sa hotel ay nagsalita si Mang Magno, "Anak, sa tingin mo, magandang ideya iyong makipag-team up tayo sa dalawang iyon?" Hindi ko lang po masabi, Ninong. Pero kung ganoon ang kakayahan nila sa pakikipaglaban, ay siguradong malaki ang pakinabang natin sa kanila. Tsaka, wala akong nararamdamang masamang aura mula sa kanila. Iyong lalaki nga ay may aurang kakaiba. Parang may hawak siyang mutya na mula sa mabubuting engkanto. Pero hindi ko matukoy kung ano eh. Sabi naman ni Mang Magno, "Hindi mutya ang hawak niya. Hindi ko alam kung ano. Pero parang positibong enerhiya na nasa dugo niya mismo. Kaya pumayag na rin ako na makipagtulungan sa kanila.
At kung sakaling makita nating kakampi sila ng mga aswang, edi tapusin na rin natin. Basta wag lang tayong basta-basta magpakakampante. Matapos nilang mag-usap, ay nag-order na muna si Mang Magno ng pagkain para makakain muna sila bago matulog. Kinabukasan ay nagpunta na nga ang Magninong sa address na ibinigay noong lalaking nagpakilalang si Rafael. Nakita nila na isa iyong pangkaraniwang bahay pero malaki at nakapader. Nagdoorbell sila at kusa namang nagbukas ang gate. Nakita nila na may nakatutok pala ng mga kamera sa paligid. Pagkapasok nila ng bahay ay nakita nilang naroon sa may malapad na lamesa ang dalawa. Nakapatong ang mapa ng Santa Barbara sa ibabaw at kakaiba ang mapang iyon dahil detalyado. Sabi naman ni Mang Magno, "Paano kayo nagkaroon ng ganyang mapa?" Sumagot naman si Rafael, "Actually, galing yan sa satellite imaging ng ahensya namin. Pwede nyo bang ituro dito kung saan banda ang kuta ng mga aswang na sinasabi nyo? Dyan sa bahaging iyan. Diba, dito yung bahaging paakyat. Tapos kasunod nito ay patag na. Tapos may malalaking puno sa bahaging ito. Pagkalampas dyan ay naroon na ang kanilang pamayanan sa mismong gitna ng lambak. Tapos sa likurang bahagi ay may kuweba. Tapos matarik na pangpang na ang kasunod." Saglit na nag-isip si Rafael habang nakatitig sa mapa, si Micaela naman ay busy sa laptop at tinitignan ang actual satellite imaging. "Rafael, naroon sila ngayon at itong liwanag na ito ay mukhang malaking bonfire." Nagsalitang muli si Rafael, "Kayong dalawa nitong si Rigor ay pupunta roon sa normal na paraan. Maglakad kayo paakyat. Kukunin niyo ang atensyon ng mga aswang. Kami naman ay sa itaas na bahagi manggagaling. Magtatanim kami ng mga bomba sa itaas. Magtitibag tayo ng ilang bahagi ng kuweba para madistract ang karamihan sa kanila. Kapag nagsimula na ang mga pagsabog sa likuran, kumilos na rin kayo. Pareho ba tayo dito ng layunin na ubusin lahat ng mga aswang?" Tanong pa ni Rafael. Tumango naman ang dalawa. "Oh, sige. Ibig sabihin, walang ititirang buhay. Doon na tayo magkita sa bundok bukas, alas 10 ng gabi. Huwag kayong malilate, ha? Mang Magno, mag-iingat din kayo. Dahil maaari rin kayong tamaan ng mga guguhong bahagi ng lambak na matitibag. Siguro naman sapat ang kakayahan nyo para protektahan nyo ang inyong mga sarili." Tumango lang ang dalawa, tapos umalis na. Pagkaalis ng dalawa ay nagsalita si Rafael, "Micaela, tawagin mo si Captain dyan. Sabihin mo magpapadrop tayo sa itaas ng bundok bukas ng gabi, alas 9:30. "Okay Rafael, copy that." Sagot naman ni Micaela. Kinabukasan, pasado alas 9 ng gabi, ay naroon na ang Magninong sa ibabang bahagi ng bundok. "Anak, handa ka na?" "Opo Ninong, pero kinakabahan ako eh. Ito yung pinakahihintay kong pagkakataon, ang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Kaya natatakot akong mabigo ngayon." "Huwag kang mag-alala anak, sapat ang ginawa mong paghahanda. Kaya imposible kang mabigo ngayon." Sinimulan na nga nilang paglalakad pa itaas. 5 minuto bago makarating sa pamayanan ng mga aswang, ay nagulat sila nang mapaligiran sila ng hindi mabilang na mga aswang na nagmula sa lahi ng mga asbo. Pinamunuan iyon ng isang lalaking aswang na may kalakihan ang katawan. "Anong akala nyo? Makakabalik kayo uli rito nang hindi namin mararamdaman? Masyado nyong minamaliit ang kakayahan ni Pinunong Claudia kung ganon. Sige na mga bata, oras na para kumain." Senyas pa noon sa mga kasama at agad nang nagsisugod ang mga mababalahibong nilalang. "Tara na Ninong, magpainit na tayo ng dugo." Wika pa ni Rigor at umatake na sa mga aswang gamit ang itak. Pero ang kanyang itak ay kinargahan niya ng malakas na puder. Kaya bago pa iyon lumapat sa mga aswang, ay tumatalsik na ang mga iyon gawa ng kakaibang puwersa na lumalabas sa mismong espada.
ang mga nakakailag naman ay sinasalubong niya ng isang malakas na suntok habang may suot na brass knuckles na nasa kaliwang kamay. Si Mang Magdo naman ay kaliwat kanan ang bitaw ng mga malalakas na tigalpo na bihira ang may nakakaligtas. Ang iba naman na nakakapagtago ay nilalatigo niya gamit ang dalang mahabang latigo. Lahat ng maguhitan ng latigong iyon ay nagliliyab at natutupo. Ilang saglit pa ay naririnig na nilang dumadagundong ang lupa dahil sa dami ng mga aswang na papatakbo papunta sa direksyon nila. Naku! Bumaha na ninong ng aswang! Wika pa ni Rigor. Anak! Paulanan mo muna ng bayabas! Naalala ni Rigor ang mga dala niyang granada. Kaya inilabas niya na iyon at magkakahiwalay na ibinato sa makakapal na tumpok ng mga aswang. Ilang saglit pa ay nakarinig sila ng apat na malalakas na pagsabog mula sa itaas na bahagi ng kabundukan na nasundan ng pagdagundong ng gumuguhong lupa. Nakita nilang may malalaking tipak ng bato ang gumugulong paibaba. Ninong, anong gagawin natin? Sigaw pa ni Rigor. Nakita niyang tumatakbo na papalapit sa kanya si Mang Magno. Anak, ang orasyon ng pambakod! Gamitin mo! Wika pa nito sabay abot ng kamay. Agad iyong hinawakan ni Rigor. Magkahawak na sila ng kamay habang nakapikit na nag-oorasyon ng pambakod proteksyon. Ilang saglit pa ay tila may pabilog na enerhiya ang nabuo sa paligid nila. At noong tumama ang mga gumugulong na bato at buhangin ay nilampasan lang sila noon at hindi sila natibag sa kinakatayuan. Lahat ng mga aswang na naroon ay nadaganan ng mga bato. Noong humupa na ang pagguho ay narinig nila ang mga putukan sa itaas. Alam nilang sina Rafael at Micaela na iyon. Agad silang naglakad pa itaas. Nakita nilang matindi na ang nagaganap na labanan doon. Halos hindi nila masundan ng tingin ang kilos ni Rafael habang binabaril nito ang mga kalaban dahil para lang itong sumasayaw sa hangin at biglang nawawala. Si Micaela naman ay mahabang baril ang dala at patuloy na sumasagupa sa mga aswang. Kapag sabay-sabay ang sumasalubong ay mabilis na naghahagis ng mga granada si Micaela. Tumulong na rin sina Mang Magno at Rigor sa labanan hanggang sa makita ni Rigor na nakaangat si Micaela sa ere habang nakakumpas ang kamay ni Claudia rito. Halatang nahihirapan na sa paghinga si Micaela. Napansin naman iyon ni Rafael at nagpaulan ng bala. Pero itinapat lang ng matandang si Claudia ang kanyang kamay na nakabukas at walang nakakatagos na bala patungo sa kanya. Sumigaw si Rigor. Ninong, kailangan ko ang tulong mo! Rafael, ang ibang mga aswang ang asikasuhin mo! Kami na ang bahala kay Micaela! Agad namang nakalapit si Mang Magno at pareho na sila ni Rigor na nakatutok ang dalawang kamay sa matandang si Claudia. Patuloy silang nagbabato ng tigalpo ng sabay. Kahit malakas si Claudia ay nagagawa naman siyang tablan dahil magkasabay ang parehong malakas na antas ng tigalpo mula kina Rigor at Mang Magno. Si Rafael naman ang siyang bumabaril sa mga aswang na sumusugod mula sa likuran ng dalawa. Patuloy sa paglapit sina Rigor at Mang Magno, kaya hindi na magawa pang pigilan ni Claudia ang atake ng dalawang iyon. Binitawan niya na ang pagkakasakal kay Micaela at itinutok na ang magkabilang kamay sa Magnino. Makikitang pare-parehong nahihirapan ang tatlo, maging si Rigor ay may lumalabas na rin na dugo sa ilong. Habang nagre-recover sa paghinga si Micaela, ay tumutulong na rin ito sa pagbaril sa iba pang mga aswang na papalapit sa Magnino. Naisip ni Rigor na mukhang mauuna siyang maubusan ng lakas dahil mas maitatagal ang huklubang aswang laban sa kanilang magninong, kaya kailangan niya ng gumawa ng paraan. Naalala niyang may isang granada pa ang natira sa kaliwang bahagi ng kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at tinanggalan ng pin, saka inihagi sa paanan ng matandang si Claudia.
Nanlaki ang mga mata ni Claudia dahil wala na siyang ekstrang kamay na maikukumpas roon para maharangan ang pagsabog. Ilang segundo lang ang lumipas ay sumabog na iyon at tumalsik papaatras si Claudia. Hingal na hingal naman si Rigor dahil pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng kanyang enerhiya sa pakipagtangisan ng tigalpo sa matanda. Binunot ni Rigor ang kanyang itak at nilapitan ang matanda. Natatandaan mo pa ba ako? Ako yung anak ng antingero na pinaslang mo sa Esperanza. Oras na para mapigilan ang paghahasik mo ng lagim. Magsasalita pa sana ang matanda, pero mabilis na iyong sinaksak ni Rigor ng itak sa lalamunan. Muli niyang binunot at sa dibdib niya naman sinaksak. Ninong, pasuyo ako. Uwi ka pa ni Rigor. Agad naman iyong kinumpasan ni Mang Magno at nagliyab na ang katawan ng matandang huklubang aswang. Muli nilang hinarap ang natitirang mga aswang na kabilang sa angka ni Claudia. Wala rin naman sa mga iyon ang may balak na umatras, lalo at nakita nilang pinatay ang kanilang pinuno na si Claudia. Kaya lumaban talaga ang mga iyon hanggang sa wala nang matira. Makalipas ang mahigit isang oras na labanan, ay natahimik na ang paligid. Si Mang Magno naman ay iniisa-isa ang mga aswang at pinapaliyab ang katawan. Noong matapos ang pagliligpit ay lumapit si Rafael at Micaela sa Mang Ninong. Mang Magno, Rigor, maraming salamat sa inyo. Napakalaki ng nagawa niyo sa paglilinis na ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung sakaling may pagdaanan kayo ng malaking sagupaan sa mga aswang o mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan, ay pwede kayong humingi ng tulong sa mga katulad nyo rin. Sabi naman ni Rigor, ano pong ibig nyo sabihin na katulad namin? Hindi lang kayo ang lumalaban at tumutugis sa mga aswang. Marami akong nakilalang katulad nyo. Pero iyon nga lang, hindi sila mga antingero. Mga lihitimong babaylan talaga sila at tagabantay ng mga elemento ng kalikasan. Maliban sa labanan dito sa mundo natin, dumadalaw rin sila sa kabilang mundo o mundo ng mga engkanto para tulungan naman ang mga kasangga nilang engkanto roon. Kaya kung interesado kayong palawakin pa ang inyong nalalaman at maging tuloy-tuloy ang misyon, pwede niyong puntahan si Nalino, taga San Narciso yun, o di kaya si Magnus na taga Bohol. Pwede rin kinakulas, kaso mas malayo ang sa kanila dahil taga Samar ang mga iyon. Pero kung emergency talaga, kami na lang ang puntahan nyo dito. May direct contact naman kami sa mga iyon. Matutulungan nila kayo. Maraming salamat po. Wika pa ni Rigor. Kinamayan naman ni Mang Magno, sina Rafael at Micaela. Tapos sabay-sabay na silang naglakad paibaba ng bundok. Kinabukasan ay maaga nang umalis ng bayan ng Santa Barbara ang Mang Ninong. Habang nasa biyahe ay nagsalita si Rigor. Ninong, maraming salamat ha. Unang-una dahil sa pagkupkup mo sa akin. Pangalawa, sa pagtuturo ng lahat ng kailangan kong malaman. Pangatlo, ay ang pagtulong na rin na makamit ang hustisya para sa aking mga magulang. Pang-apat ay ang panibagong simula ng aking buhay na ibinigay mo. Wala yun anak. Pareho lang din naman tayo na nawala ng mahal sa buhay. Kaya tama lang din na magtulungan tayo. Alam mo Ninong, nahihiwagaan tuloy ako sa mga sinabi ni Rafael tungkol sa mga katulad natin na nangahanting din ng mga aswang at mga lehitimong babaylan iyon. Ibig sabihin, mas malalakas pa ang mga iyon sa atin. Sabi naman ni Mang Magno, bakit? Gusto mo bang maging ganun din? Ewan ko po, parang gusto. Pero parang gusto ko rin na bumalik sa buhay na normal. Gusto ko munang mag-aral. Total, ilang taon na rin naman ang lumipas na wala ko ibang ginawa kundi manghanting ng mga aswang. Pero kung sakaling may maengkwentro ako habang nag-aaral, ay tatrabahuin ko pa rin. Sang-ayon ako dyan sa plano mo anak. Saka mo na asikasuhin ang tungkol sa pagiging manunugis kapag natupad mo na ang mga pangarap mo para sa iyong sarili. Sigurado akong iyon din naman ang gustong mangyari ng mga magulang mo. Siguro nga po Ninong, tama ka. Sagot naman ni Rigor. Pagkarating sa bahay,
ay mahigpit na yakap ang isinalubong ni Erica kay Rigor. Ganon din ang dalagang si Melanie kay Mang Magno. Namuhay na nga sila ng normal sa San Jose. Noong sumunod na pasukan ay nag-enroll na sa paaralan si Rigor at Erica. Si Mang Magno naman ay naging manggagamot sa lugar at kasama niyang naninirahan sa resort ang dalagang si Melanie na kanyang kasintahan. Wakas, hanggang dito na lang po ang kwentong ito katribuha, naway inyong nagustuhan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.